ang masama, yung sinasabi mong work ng work ng work, hindi na nag-workout. Yun ang masama, okay? Kasi hindi balance yung ano nila. Pag wala kang exercise, work ka lang ng work, eh mabilis kang mamamatay niyan dahil nandoon yung stress mo lagi, hindi nawawala eh. Hindi mo na i-release yung mga toxins, yung mga kasi hina ka rin, eventually hina ka. Pag wala kang workout, kaya yung tumatanda, kaya yumuyuko yan kasi humihina yung abs eh. Nagbalik na dito sa ating bansa ang tinaguriang Arnold Schwarzenegger ng Pilipinas, si Jeric Ternida. Sinalubong siya kanina ng kanyang misis, ho, mga kapuso, ay nakakuha po ng kampyonato sa WrestleMania Universe 2008 na ginanap sa Miami sa Florida sa Amerika nitong Hunyo. Mahigit 100 kalaho mula sa iba't ibang bansa ang tinalo ni Ternida. Tignan nyo naman, mga kapuso, ang forma. Sabado naman ang masungkit niya ang kampyonato ng prestigyosong 2008 National Physique Committee Men's Unlimited Welterweight Division sa Los Angeles naman sa California. Sunod daw na paghahandaan ng champion bodybuilder ng WrestleMania World na gaganapin sa buwan ng Nobyembre. Gusto raw hikayatin ni Ternida ang mga batang kapuspalad sa sport na yan. Kasi pag once na na-involve ka sa bodybuilding, lahat ng vices mawawala eh. Sigarilyo, alak, everything. Kasi itong bodybuilding kasi isa sa pinakadisiplinadong sports. Gusto kong magtrabaho sa US talaga. That's the main reason kaya ako sumali sana sa WrestleMania. Gusto kong makapunta talaga ng Amerika. Yung dream ko kasi yun eh. So, sabi ko, babalik ako. Nag-prepare ako for WrestleMania. Actually, yun talaga yung target ko. Doon mag-pick yung muscle ko. Sino ang mag-aakala na ang isang payat at kisain na bata ang kikilalaning muscle man ng Pilipinas? Si Jeric Ternida ang kauna-unahang Pinoy na nanalo sa WrestleMania World 2003 sa Amerika. Sabi ni Jeric, umpisa pa lang ito ng mga parangal na ibibigay niya sa ating bansa. Pala na to, coach, ano? Na-open na yung ating mga... Oo, open na yung mga gym. Actually, meron akong gym pero in-open namin for personal training lang. Kumbaga one-on-one lang, so para hindi siya maraming tao. So mga regular client, we don't accept regular client. Ako, as of now, hindi ako pa rin nagtuturo. Dito lang ako sa bahay nag-workout eh. So hindi pa rin ako pupunta sa gym. I have my home gym dito. Yung mga client ko sa condo, sa hotel, sa mga villages, dito sa gym. Dito, may gym ako eh, dito sa Muson. Tai Tai Gym 4. Pero hindi ako nagpupunta doon. Mostly, pupunta lang ako doon. Mag-workout ako ng legs kasi wala akong mga leg press machine, leg extension. Sunday, pag walang tao. Although I'm a gym owner, kaya alam. Medyo may risk eh. Kaya may partner ako. We decided, ano, more on personal training. So, limitado yung mga tao. So, hindi nagiging crowded. Kasi, pag malaki yung, pag maliit lang yung gym mo, mahirap pag social distancing, mahirap pang, ano, yung sweat, no? Unlike kung isa, dalawa lang yung client, medyo mas safety. No? Yun lang ang insight ko sa pagbubukas ng gym. So, ako, I will stay sa home gym until siguro mawala na itong si COVID o may vaccine na. Hindi yung pag-iingat yun, pag-iingat mo rin sa sarili mo at the same time sa pamilya mo, yun ang importante. So I rather sacrifice my finances, no, just to stay healthy pa rin ako, na maiwas ako sa pandemic na yan. Medyo napakadelikado yun kasi, coach, no, ang nangyayari din, no, sa atin din, no, sa mga ibang kababayan din natin, no, nasa ibang bansa dito sa Pilipinas. Yung iba sa atin, kumbaga parang since hindi nga tayo nakalabas, parang siyempre iba tumaba na ganoon kasi mostly nasa bahay lang tayo. Ngayon yung magiging gusto nating malaban dito, coach, no. Parang ano tayo ngayon, maging conscious tayo sa health. So ano kaya yung parang ano, bakit po kaya yung sinasabing energy sa ating daily life? Why the energy is important to our life and to our career also, sa mga career natin? Siyempre, importante ang energy natin, no? Kung kasi kung wala kang lakas, madali kang magkasakit. So, hindi mo magagawa yung mga bagay na dapat gawin mo, no? Ako, I started at early age, no, nag-bodybuilding na ako. But late na rin, 21, gusto ko nga, payat kasi ako noon. So, mahina,
nanginahin katawan, tapos mahilig ako sa basketball, laging nabubunggom, madaling mabunggo, baksak agad, nabubuli. So, inisip ko sana malakas ako. So, nag-workout ako at the same time, nag-diet. Kasi hindi naman pwedeng ano, workout ka lang tapos yung nutrition mo hindi maayos. Tapos may bisyo ka rin, may inumpan alak, sisigarilo ka. Thank God, hindi ako nagkaroon ng mga bisyo. No? Never ako nag-smoke, never ako kuminom ng alak. So, since I started bodybuilding when I was 21, dire-diretso na yung workout ko, yung kain ko ng maayos. Kasi doon ka magkaka-energy sa pagkain mo. Kung kinakain mo, puro junk food, wala din. It's useless. Tapos yung important din, yung recovery. Hindi ka nagpupuyat. Ano yan eh? Magkakasangay yan eh. So, para lumakas yung katawan mo, lumaki katawan mo, lumaki muscle mo. Kasi pag lumaki muscle mo, ibig sabihin lumalakas ka. So, the way na mangyari yon, para mangyari yon, you have to have first recovery. Very important yung recovery, yung tulog. So, kailangan hindi ka magpupuyat. Kailangan at least 8 hours nakakatulog ka. Yan, importante yan. Ako, di bali na akong hindi kumain, wag lang hindi makatulog. Sa akin, importante ito. Di bali hindi na ako mag-workout, wag lang hindi makatulog. Kaya nga, merong ano yan eh, merong mga certain nagkaka-overtrain ng muscle, no? Let's say, hindi ako nakatulog kagabi. I listen to my body na hindi ako nakatulog, bakit ako mag-workout? So, I just rest. So, very important is sleep. Let's say, ang ganda ng kain mo ngayon, kain ka, nutritious, high protein, good quality carbs, good fat. Tapos, pagdating naman ng gabi, eh, nagpuyat ka, anong ginawa mo? Load ka ng mga mahabang pelikula or may pinuntahan ka mga barkada or what. So, wala din. Instead na lumaki yung muscle mo, nag-atrophy siya, so lumiliit. Instead na anabolic, nagiging catabolism. Kasi, hindi nag-repair yung na-damage na muscle. No? Let's say, nag-work, nag-ano ka, nag-bicep ka, bicep curl. So, nag-tear yung muscle, nasira. So, ang tendency niyan, nasira siya, kailangan niya, yung mga kinahin mo na manok, chicken breast, or isda. So, magiging amino acid yan eh, during the process, habang natutulog ka, nag-repair yan. So, it become a protein, become amino acid, become a branched chain amino acid. Until yan, re-repair niya yung muscle mo. Yung mga na-damage. So, the next day, nakatulog ka na maayos. The next day, pag nag-workout ka, mas malakas na siya. Kasi nasira, nag-repair. So, yun, mas lalaki yung muscle fibers mo. So, and the next workout mo, mararamdaman mo mas. Kung 50 pounds yung binubuhat mo, baka na-anim na repetition, baka maging 7 na. So, yun ang proseso. No? Kailangan para magkaroon ka ng energy, kailangan mo discipline. Una-una, recovery, tulog, kain, tapos yung workout, and nutritious foods, no? Supplementation. So, meron na natawag kung ano rin, kung nangyari, medyo drowsy ka, natamad ka mag-workout, so you need to pain, no? And nakatulong yan, yung energy, mga energy drink. Pero, para sa akin, dapat, ano, yung high quality, yung medyo health, ano rin, ano? Kasi pag sober rin naman, medyo delikado din. So, depende rin kung iinom ka ng mga caffeine, fat burner, free workout energy, mga Red Bull, mga ganyan, mga any energy drink, no? So, kailangan dyan, wala kang sakit sa puso dahil magpapalpitate yung heart mo niya. Kasi, pag uminom ka ng caffeine, nandun nagbo-boost yung ano mo, yung energy mo. So, kaya tinawag siyang energy booster, no? Pero, ingat din. Kasi ako, most of the time, ano lang ako, caffeine. Kape lang, black coffee. Tapos meron akong, sometimes pag talagang medyo hindi ganun kaganda yung ano ko, energy ko. That's the time I only use my pre-workout supplements. Para coach yung mga tinatawag natin mga elements din, no? Yung katulad ng sleep, kailangan din natin pala yan. No? So, oo, importante. Sa mga workout, yung tinatawag natin mga diet, how about yung ano po coach? Yung water, paano natin? Oh, syempre, automatic na 'yon sa papasok 'yung sa nutrition. So, dapat well hydrated ka lagi. Ako ang ritual ko sa umaga pag nagising ko, water loading muna ako. At ang iniinom kong water, hydrogen, no, yung alkaline ito. Tangent water. Meron ako machine na binili. Nabun ako, ha? Importante sa akin kasi yung hydration sa umaga. Kasi 8 hours kang natulog. So, wala pumapasok na water. So, you are dehydrated sa umaga. Pagkagising ko niyan, so, I'll take vitamin C with water. So, mag-hydrate ko. So, para pumasok yung, ano, yung I think it's called water loading. Oh, para ma-rehydrate ka ulit. Yun ang importante kasi sa umaga, yung pagkagising, water. Especially,
kung you're using alkaline water. Kasi ang alkaline water, most anti-cancer siya. No? Kasi pag parating acidic yung katawan mo, let's say yung iinom mo ng tubig, acid, yung mga nasa bottled water, acidic yun. No? So, below 7 ano yan eh, below 7% pH balance niya mababa. So, diba, sa 6 isang 5. So ang alkaline kasi 7.5 to 8.9. Yung iniinom ko 9.5. Lalo na ngayon mayroong COVID, no. Isa sa pamprotect mo sa virus is the pH balance, mataas yung 9.5 katulad ng lemon, yan, mataas ang pH balance niyan. Green tea. But now kasi since na meron naman akong kangen water, meron akong machine. So, inom lang kasi most of the time hindi ka naman makakain ng prutas din na marami. So, I changed my water, no, into a quality water. So, very important 'yan, yung water. So, I'm using kangen water. This is a hydrogen alkaline, 9.5 pH balance. Maraming gumagamit nito sila, Manny Pacquiao. Most of the athletes ginagamit 'yan. McGregor, mga bodybuilder na ano, popular celebrities yan, sila Tom Cruise, nagamit nila. Lakers team, ginagamit nila yung kangen water. Yun, ang dami nating tips ngayon, guys, no? So, yun pala, kailangan talaga natin to, no? Yung sleep, yan, workout, exercise, diet, tsaka yung water pala, yan, napaka-importante rin. Ngayon, coach, no? Kung wala ka lamang alkaline water, you can use lemon. Ilagay mo siya sa hot water, tapos biga ka ng lemon, yun, nasa 9.0 pH balance yun. So, it's an alkaline, no? Everyday, gawin mo lang yun. Nakakatulong sa katawan mo. Tapos, eto coach, no, nagiging struggle din natin, no? Yung hindi lang dito sa Pilipinas, kasi siyempre yung mga nag-office, halimbawa, yung mga nagtatrabaho sa mga industrial, either dito sa Pilipinas, sa ibang bansa, no, sa mga Taiwan, Japan, yan, mga South Korea, yung ating mga kababayan dyan, yun, shoutout pala sa ano, yung mga viewers din tayo, coach, sa New Zealand, saka Canada, yung mga ano. Sa New Zealand, si ano, Ninyo. May mga ano diyan, mga bronze sexual diyan. Opo, yun, no. Ninyo, mga pan-celebrous, si Ninyo Santos Miranda, taga ano yan, Papakura, no. Tapos si Brad Rich. Opo. Yan, taga Auckland. Yan, yun po, yung mga Rich Cornell. Yan, saka si asawa niya si Marites. Yan, no. Yung iba nating kababayan, no. Na parang syempre work sila palagi, trabaho palagi. Yung pala nakakalimutan na nila na kailangan din pala natin yung tinatawag na ano, coach, yung vitamin D. Yung vitamin D3 ba yun, yung sa araw? Kailangan din pala natin, oh, yung coach. Importante yun. Ako, every day in the morning, magkakape ako, makabilad ako sa araw. After ko magkape, mag-stretching ako. So, nakaka-absorb ako ng vitamin D around 20 minutes lang naman. Importante maarawan ka 20 minutes. So, vitamin D kasi is good for our, lalo na sa lalaki, no? Sa hormone, tawasang testosterone natin. It's a natural source of testosterone. So, hormone kasi ng lalaki is sa testosterone. So, doon nagka-create din ng ano, na pag mataas ang testosterone mo, lumalakas ka. So, you need vitamin D, no? So, libre lang naman yan, nasa araw. Maganda. Umaga, nakaka-relax yan. Coffee ka. Muni-muni ka 10 minutes, after 10 minutes, stretching. So, lalo na 20 coach, minutes yung, ka na. Yung, lalo na yung mga panggabi, yung mga night shift natin dyan, ang nangyayari, parang yun eh, nakakaligtaan na natin yung mga ganitong ano, habit na yung pala kailangan. Oh, yes, very basic yan. No? Very basic yung pag-inom ng tubig, pag-take ng vitamin C. Kasi yung vitamin C rin, kailangan nila. Dahil ang vitamin C, hindi napoproduce ng katawan yan. So, kailangan mo mag-take ng vitamin C between 500, at least 500 to 3,000 milligram a day, no? That's why I'm taking the, ano, buti nga, meron akong sponsor, yung calcium C, matagal ko na yan. 10 years ko nang ginagamit yan. Calcium C, kasi non-acidic siya, tapos alkaline din siya. Alkalinity niya is mataas din, nasa 7.5 pH balance. So, I'm taking that vitamin C with water loading, yung kangen, sa umaga, pagkagising. Tapos, nga, magbibilad ako sa araw, 20 minutes, with coffee. Or sometimes, hindi ako nag-coffee pag wala naman akong workout. Gagawin ko yung lemon, hot water. Tapos, bago mag-workout sa hapon,
take ako ng vitamin C ulit. Tapos bago matulog, vitamin C ulit. So, importante sa lahat ng vitamins is vitamin C, vitamin D, at sa lalaki, yung zinc. Importante yung zinc. Kasi ang zinc, yung weapon natin, yung weapon natin, yan ang pinaka minerals ng weapon natin. So, pag mababa ang zinc mo, most probably, bababa rin yung testosterone mo. At pag bumaba ang testosterone mo, diyan ka natataba. Kasi pag bumaba ang testosterone mo, yung estrogen mo tataas. Pag tumaas ang estrogen mo, magkakaroon ka ng man's boobs. Nakita mo yung parang babae yung... Yes. Ibig sabihin nun, taas ang estrogen mo, mababa ang testo mo. Kaya kahit na anong workout mo, anong diet mo, gawin mo, mahihirapan kang pumayat. So, kailangan i-boost mo yung testosterone mo. Tama yung mag-workout ka, magda-diet ka, kain ka ng mga good fat, tapos mag-vitamin D, zinc, para tumaas ang testosterone mo. Then, doon, unti-unti ka ng lalakas. Tapos, gaganda na rin yung metabolism mo. At the same time, mababurn mo na yung fats mo. Yung iba, coach, parang nag-aalangan sila mag-take ng fats. Yung pala, importante rin yung fats. For example, coach, di ba, yung mga katulad ng mga almond na tinatawag, yung mga omega-3, yung pala, avocado, yun. Nuts. Unless na mataas na yung uric acid mo, no, bawal ka sa mga nuts. Kaya meron mga tao prone sa uric acid, sa purine, no. Pero kailangan mo yan, yung egg yolk. Ako, kumukuha ako ng good fat sa itlog, no, dalawang itlog. Pan-fry ko lang sa umaga. Tapos pag nag-salad ako, lalagyan ko ng avocado, olive oil. Doon ako kumuha ng good fat. Pero yung mga tinatawag na bad fats na tulad sa baka, hindi ako madalas kumakain ng baka. So once in a while lang yung baka kasi bad cholesterol yun. Taas lang bad cholesterol niya. Tapos yung mga sa balat, yung chicken breast, inaalis ko yung balat nun. Tapos most of the time, ang meal ko is chicken breast saka isda para maraming good fat. Tulad ng salmon, yan, maganda yan. Pag gusto mo naman mura, galunggong. Pwede na rin. Protein. Kasi importante yung good fat, no? Kasi para bumalansa yung cholesterol mo, HDL and LDL mo. No? So, dapat mataas ang good fat mo para makontrol mo yung bad cholesterol. Otherwise, pag tumaas yung bad cholesterol mo, diyan mag-uumpisa yung sakit na puso. Diba? Kaya yung mga sa arteries, yung mga bad cholesterol. Tapos wala ka pang vitamin C, wala na. Kasi mabubutas yun. Pag nabutas yung arteries mo, yung mga bad cholesterol ang magpapatch nun. Unlike kung may vitamin C ka, vitamin C yung re-repair. No? So dapat balance. Good fat, importante yan. So ano po yung, paano kaya natin i-explain to coach? Kasi nangyayari, no? Yung parang nagkakaroon ng physical and mental natin, tapos is ito pong nangyayari yung kapag sinabi natin yung mga positive energy, yung parang mga positive energy, yung parang coach, di ba, parang yung feeling good ka, ganon, yung nasa mood ka, opo, yung akop, yung parang nakagawa ka ng kindness pa, na yung parang good vibes ka, ganon, no? Tapos parang nakatulong ka sa iba, so good vibes ka ngayon. Tapos yung mga negative naman, yung mga negative energy naman na tinatawag po ba natin kung parang ganito, yung parang mga fear ganyan, yung mga takot, yung mga grief. Kaya yung mga negative, mga nagkakaroon ng depression. Yun, yung mga depression. Ito po ba is nakaka-apik din sa ating, parang sa ating career or sa ating mga pag-workout? Importante kasi ang workout. Ang workout kasi is a therapy, no? Once na nag-workout ka, nagpo-produce ka ng hormones, no? Good hormones. So kaya nga yung mga may depression dapat workout sila. Kasi in a natural ako naka-experience din ako niyan before nung when I was on my 20s. Maraming problema ganun. Nagkaroon ako ng ganyan depression. So, syempre, easy go lucky, bata pa, di ba? Pero at that time, nagkaroon ako ng ganyan, depression. So, I make a research. Although, I'm into bodybuilding na rin. So, kasi hindi ka makatulog eh. So, ang nangyari noon, maghapon ako nag-workout, maga. Ayun. Until nalabanan ko siya ng yung time na yun.
nawala. At the same time, nakakilala ako ng Diyos na tunay. So yun, nawala yung proses yun. Nakapag-start ulit ako. Tapos saka yung workout talaga, ano, malaking bagay. No? Malaking bagay yan, yung health conscious ka. Yung healthy lifestyle. So meron ka laging energy, eh, na positive energy. Kasi pag naka-workout ka, let's say, bumuhat ka ng, dati hindi mo nabubuhat yung 200 pounds. Eh nabuhat mo, ang taas ng ano noon, energy level noon, ang taas ng hormone mo noon. Masayang-masaya ka noon. Kasi one time noon, nasa gym ako noon, nag-deadlift ako noon, ano eh, 400 pounds. Hindi ko siya mabuhat-buhat, hindi ko sinigilan. Kasi para mababad trip ako pag hindi ko nabuhat eh. Babaksak yung ano noon, hormone level ko. So yun lang ang nagawa ko until nabuhat ko isang oras. Pero nung nabuhat ko, ang saya. Kasi nga, yun nga, yun ang nagagawa ng workout. It gives you a good positive vibes, no? Saya ka kasi nga, yung na-consume mo mga energy level mo, yung mga kinain mo, na-burn mo. At the same time, nag-produce ka ng growth hormone. And yan ang ano niya. Kaya nga yung mga galing sa opisina, dapat at least workout sila, at least 30 minutes to 1 hour. Para ma-relieve yung stress. Kasi pag lagi ka nagtatrabaho, nagpo-produce ka ng stress eh, yung stress hormone called cortisol hormone. Sa workout din, nag-produce ka rin, no? Pero na ano naman yon, dali namang i-block yun kung after, pag masyadong, wag naman, pag mahaba kasi yung workout mo rin, delikado rin. So dapat, ang workout mo, between 40 minutes to 1 hour, ganun lang, para ma-ano mo rin yung stress hormone. Kasi papapagod ka eh. Sobrang haba niyan, produce yan ng cortisol hormone, hindi rin maganda, overtraining tawag doon. Para maano mo yan, maiwasan mo yung stress hormone na yan sa workout, kailangan, immediately after your workout, kain ka ng fruits, kaya whey protein isolate. Ang laki ng benefits ng nag-workout. Kung nagtatrabaho ka, trabaho ka ng trabaho, bigyan mo ng sarili mo kahit na once a week, pwede naman eh. Kahit na 3 times a week, ideal is 3 times a week, pwede na yon. O kaya kung gusto mo araw-araw, kahit 10 minutes, pwede naman. So it's no excuses yan, ano? Yung ang nangyari lang kasi, dapat may disiplina yung tao. Dapat balance yung buhay mo. O nga, sige nga, katulad ni Steve Jobs, di ba? Si Steve Jobs, isa sa mga multi-billionaire yan, di ba? Yung ano ng Apple. Sabi niyang ganon, yung success niya talaga nasa talagang pinakamataas na success. Pero nakalimutan niya, marami siyang binasang libro, pero nakalimutan niya yung magbasa ng health book. So, sabi niya, noon nasa operating room na siya, sabi niya, walang magagawa yung pera ko. Wala naman akong pwedeng upahan na magpamalit sa akin dito sa operating bed. Yun. Hindi na puro trabaho. Ano siya? Oh, mayaman siya. Okay. Trabaho ka ng trabaho. Kumikita ka. Pero, wala rin. Hindi mo rin pakikinabangan. So you have to be balanced, no? Kaya ako, isipyo ko sa buhay dati. Meron ako dito nung mga year 2000. Chile, malaki yung sahod ko noon. Siguro yung panahon na yun, yung 20,000 naman, malaki na yun, year 2000. Plus yung mga tinuturuan mo doon, Chris Aquino, President Erap, mga senator. This is may the fourth. Pero na-stress ako dahil maga yung trabaho ko. Alas 5 pa lang. And at that time, wala naman akong sasakyan. Biro mo, out of 100 na nag-apply doon, wala kami nakuha. Pero ako, hindi ako tumagal kasi na-stress ako eh. Ayoko nung na-stress eh. Kaya lahat ng trabaho ko, most of the time, alauna, ang pasok, ang hali. Kasi hindi ko kayang gumising ng maaga yung nagmamadali ka, tapos traffic. Tapos, hirap sumakay. Sa akin, kung hindi ako magiging masaya, kahit malaki yung sahod mo, what's the use? Di ba? Kakasakit ka lang. Nakakit ka, wala rin. So, yun. Kasi, kailangan sa ginagawa mo, masaya ka. Kailangan, yung health ang mag-isa sa maging priority mo. Kasi pag malaki nga yung sahod mo, tapos, stress ka naman sa opisina. Para sa akin kasi, isa sa, ang stages ng success, una-una dapat may spiritual success ka. Pangalawa, dapat meron kang emotional success. Pangatlo, dapat meron kang physical success. Huli na sa akin yung financial eh. Kasi may pera ka man, kung may sakit ka naman, wala din. May pera ka man, wala ka namang spiritual success. Magulo naman yung ano mo. Tapos, emotional success. Magulo naman yung buhay mo. Magulo kayo ng asawa mo. Di kaaway kayo lagi. So emotion 'yun. So mahirap 'yun. So dapat yung trabaho, huli na lang 'yun.
dapat mas ma-priority mo yung unang tatlo, yung spiritual success, emotional success, then physical success. Paalo na lang, paano na lang yung ano, financial. Susunod na lang sa'yo yun. Kasi kung magaling ka talaga, tapos lalo na, hindi ka naman pinababayaan ng Diyos, makakaroon ka ng magandang opportunity. Tama. Marami tayong ano, naging mga value and information, mga tips sa atin regarding sa ating mga lifestyle. Ano? So, ayun. So, yung iba, coach, is nag-expect do. So, since, oh, bodybuilder. Pero, ang naging topic natin is talagang yung parang mag-start muna tayo talaga sa parang lifestyle. Opo, yan. Oh, sa tama, lifestyle. Tama. Lifestyle. Dapat lifestyle. Yan. Correct mo yung lifestyle mo. Kasi, marami ako nakita. Meron akong classmate. Classmate ko, nakita ko. Naging barkada pa ng father ko sa kanang tito ko. Kasi po may edad nung father ko, 70 or 60. Ah, wala na siya, ano na rin, taba, tapos wala na siya matanda. Para bang ano, ang hirap ng gano'n, yung parang hindi mo alam kung kailan ka, parang kakasakit ka na lang, gano'n. Diba, maganda yung ano eh, binavalue mo yung health mo eh. Kasi kaya nga tinawag na health is wealth eh, di ba? Kasi yung iba, kita mo, yung iba mayaman. Mayaman niya. Lagi nga naririnig na example to eh. Mayaman, hindi makakain ng ice cream. Kasi may diabetes eh. Eh pa tayo, hindi na tayo kumain ng ice cream. Pero pag lapag mo yung ice cream dyan, isang galon, tayo mo busin. Wala problema. Kasi minsan lang. Kasi yung abuso ka sa katawan mo. Sisigarilyo, inom ng alak. Tapos kain ng mataba, kain ng maalat. Kain ng maraming kanin. Eh, hindi ka tatagal niyan. Magiging itsura mo pati, ano, wala, mataba itsura mo. Kahit magsuot ka ng magandang damit, eh, kahit lakos pa yung suot mo, eh, kung laki-laki naman ang tiyan mo, wala din. Kahit kung health conscious ka, ano, maganda, matikas ka naman. Eh, kahit tigbe 20 pesos lang yung suot mong, ano, damit, mas ano ka pa rin, mas titignan ka pa rin ng mga tao. Yeah. Yan ang prinsipyo ko eh. I value my health. No, kaya sabi ko nga sa'yo, bumili ako ng ano. Yung sabi ko nga, di ba, itong tangent, hydrogen water. Kasi imagine, ang pakamahal na itong machine na to. It cost me around 200 ton plus. No? 220,000 yung ST501. Pero, ano eh, sulit pa rin eh. Kasi, pag kinompute mo, 25 years yung machine, tapos makatipid ako dahil buong pamilya ko, magiging healthy. So, makikita mo mahal. Pero, in the long run, nakukuha mo yung benefits. Meron din akong ano, kasi ako hindi ako ano sa damit eh. Lahat ng damit ko ito, mga suit ko, mga bigay lang lahat yan, sapatos, bigay lang sa akin yan. Hindi ako bumibili ng damit unless na gustong-gusto ko, or sale, diyan lang ako bibilde. Never akong ano sa mga material things na ano na bagay. Sa cellphone, alam pa kan pa, cellphone ko tagal-tagal na itong cellphone ko, Galaxy S. Hindi ako ano doon eh, pero pagdating sa health, diyan ako ano magastos. So meron din akong rice cooker worth 60,000. It's titanium. So anti-cancer siya. So magastos ako doon, pero is a long ano naman 'yon eh. Matipid 'yon dahil matagal mo na magagamitin eh. Hindi naman masisira yun. Tapos sa vitamins, yan, sa pagkain, dyan ako, ano, kasi sino ba naman gusto, Lolo Ben, di ba? Kita mo, nakikita ko sila, Sylvester Stallone, 74, pero, lalakas pa, di ba? Anong gusto mo, yung 74 na uugod-ugod ka, nakahiga ka na lang, may sakit, o yung 74 na bumubuhat pa ng 50 caliber? Siyempre, gusto mo yung na-enjoy mo pa yung buhay mo ng gano'n, di ba? Kung lobe na dumating ka sa gano'ng edad na malakas ka. Kasi may mga nakikita kong bodybuilder, mga 85 years old, lalakas pa rin. Ganda. Kasi ano yan eh, that should be the priority. It's a lifestyle nga. Sabi nga gano'n, it's a lifestyle. Kasi yung iba naman, kakain ka ng lanlasa. Okay lang, yung pag nasanayan mo naman yan, madali na para sa'yo yan.
Pero syempre, pag may mga party, may handaan, kain tayo. Masarap. Kaya yung kare-kare, malalasahan mo ng sobrang sarap. Kasi bihira kang kumain ng masarap. Laging plain line kinakain mo, walang asin, walang ano. Ganun lang yun. It's about priority, no? Kung ano yung gusto mo. Kasi iba, may mahilig sa kotse. So, binubukas yung pera nila sa kotse. So, kanya-kanyang hilig yan, eh. Pero sa akin kasi talaga, health is wealth talaga. Yan ang isang priority yan. Ma-enjoy mo yung buhay mo. Ma-enjoy mo siya. Di ba? Eh, ikaw talaga matanda ka na, tapos yung apo mo, hindi ka na makalakad. Di ba? So, yun ang ano doon, eh. Yun ang essence ng ano ng buhay na kain ka ng baboy, kain ka ng sige, okay lang. Pero makakikita mo yan pagdating ng araw, sisingilin ka niya. Napaka-importante nun ng health. Ano yan? So, importante sa atin. Bigyan natin ng ano ng oras yung ating health. So, yung na-discuss na po natin. Opo, yung regarding po dito sa ating yun, mga elements natin, sleep yan, workout, exercise, diet yan, water, saka yung mga supplementations natin. So yung mga positive and negative energy, natutunan na natin. And then for more ano po natin, so since yung sa ating mga interest with regards sa ating mga fitness and sa mga bodybuilding, pwede natin silang i-invite sa ating program. Actually, meron akong YouTube channel din, no? Jeric Ternida Lifestyle Coach TV. So, may mga video ko doon na, no, yung mostly mga home workout, eh. So, magagawa nila yon. Kasi nga, start ko yan nung nag-quarantine, eh. Wala akong magkawa, so gawa lang ako ng mga video. Yun, makakakita sila ng mga workout doon kahit walang gamit. Kahit wala kang dumbbell, wala kang barbell, makaka-workout ka, may mga ginawa akong video doon. Mas mga abs workout, mga I think shoulder workout, chest workout, nandun lahat, nandun. Actually, yung iba hindi pa ano, hindi ko pa natatapos. So, check lang nila yung ano ko, yung YouTube channel ko, Jeric Ternida Lifestyle Coach. Ayun. Subscribe po tayo dito, guys. Lalo na yun sa atin, yung mga nagtatrabaho, ano po, na syempre, gusto talaga natin na may balance natin yung ating mga lifestyle natin with regards sa ating mga career and health. Okay po, subscribe po tayo. Siyempre, ang pinaka-highlight ng gabi, ang nagkampiyon sa Elite Men's Division, walang iba kundi si Jeric Ternida. Jeric, how do you feel right now? You won the 2008 Insayo Bodybuilding Competition. Well, first of all, siyempre, to God be the glory. Sa awat tulong po niya, talagang hindi ko rin nakalaing na mag-champion ako. It's been a third straight. Every week, I'm winning the overall championship. Kasi galing ako sa injury last year. Eh. So, hindi ako nagkapaglaro. And I was forced na maglaro na ngayon dahil tumataba na ako. So, yun. Talagang papasalamat ako sa Diyos dahil ano, hindi ko rin nakalaing gaganda yung kondisyon ko. Eh.